Ilang oras bago maging epektibo sana ang 5 araw na liquor ban para sa eleksyon 2013, itinigil ang pagpapatupad nito dahil sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban dito. Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam! Jessica, ngayon sana ang unang pagkakataon na 5 araw ang election liquor ban, pero hindi na nga muna mangyayari yan. Sa halip, sa Linggo ng hating gabi o May 12 ito magsisimula. Narito ang ulat. Tad-tad na ng paalala ang convenience store na ito bilang paghahanda sa election liquor ban. Panahong hindi pwedeng bumili o magbenta ng nakalalasing na inumin na magsisimula dapat mamayang hating gabi hanggang sa eleksyon sa Lunes. Hakbang daw ito ng COMELEC para sa ligtas at matahimik na botohan. Nabisuhan na rin ang sari-sari store na ito na hindi na ito maaaring magtinda ng iba't ibang uri ng alak. Handa ng araw sila na mabawasan ang kita lalo't marami silang suking manginginom. Para yung mga lasenggo, makapahinga na rin ang pagbili ng alak. Pag nakainom ka, baka iba na ang nasa isip mo. Kaya naman siguro, sir. Kasi mag-eleksyon eh. Pero kaninang hapon, bigla naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO para harangin ang 5 araw sanang election liquor ban. Sa halip, magsisimula na ito sa hating gabi ng Linggo at tatagal lang ng 2 araw. A temporary restraining order, effective immediately, enjoining the respondent COMELEC from implementing the liquor ban from May 9, 2013 to May 11, midnight 2013. Sa Twitter, nagpahayag ng pagkabigla si MMDA Chairman Francis Tolentino sa desisyon. Katuwang kasi ng COMELEC ang MMDA sa pagpapatupad ng liquor ban. Ikinatuwa naman ito ng ilan nating kababayan. Mas maganda yung 2 araw lang kasi yung tao gusto mong uminom, hindi niya kayang tiisin yung 2 araw. Okay lang yun. Lalo't umiinom din ako eh. Sayang naman yung mga makalipas na tatlong araw. Hindi ka makakainom, nakakauwaw yun. Ngayon, tatagay na tayo para bukas. Sulitin na natin yung ilang... Bago ang TRO ng Supreme Court, ano nga ba ang saklaw at limitasyon ng election liquor ban? Ito ang mga bawal at ito ang mga exemptions. Bawal ang uminom at magdala ng alak sa mga presinto. Bawal din ang magtinda at bumili ng inuming nakakalasing. Maaari namang uminom ng alak sa loob ng pamamahay. Pwede rin mag-apply ng exemption ang mga hotel na accredited ng Department of Tourism. Sa mga establishmentong ito, pwedeng uminom ng alak ang mga banyagang turista dahil hindi naman sila boboto. Ang mahuling lalabag sa election liquor ban, tiyak na mawawala ng hangover sa bigat ng parusa, pagkakakulong hanggang 6 na taon. Huwag kang makikita ng pulis, ano? Ibig sabihin, ang mga pulis naman, hindi naman yan papasukin para mag-inspekin ka kung ikaw ba'y nagiinom o hindi. Pero kung yun nasa loob ng bakuran mo at in plain view, ano, public view ng mga pulis na nagpapatrolya at talaga kitang-kita naman na ikaw'y nagiinom ng alak, you can be accosted. Jessica, paalala rin ng pulis, huwag masyadong magbunyi kung napaiksi yung ating liquor ban dahil mas maigi pa rin daw na mag-alalay o maghinay-hinay sa pagkonsumo ng mga nakakalasing na inumin para iwas aksidente at hindi malagay sa alanganin. Jessica? Paglilinaw lang, Bam, ano? Kasi medyo breaking story ito sa araw na ito. Meron pa rin liquor ban. Pwedeng, anong pangalan ito? Meron pa rin, pero sa Linggo lang ng gabi ito ipatutupad. Yung 5 days na gusto sana ng COMELEC, yun ang hindi natuloy dahil TRO ng Supreme Court. Tama? Malinaw, meron pa rin liquor ban. 2 araw na lamang ito at hindi ito yung unang inaasahan na 5 araw. Ito sana yung unang nangyari sa ating bansa. Jessica? Okay, ito ay paglilinaw ulit. Ito ay beginning Sunday ng gabi. Tama ba? Sunday ng hating gabi. May 12. Hanggang sa mismong araw na ng eleksyon sa May 13. Okay, May 13 ng midnight, wala na naman itong liquor ban. Tama 2 araw. Ito yung nagkaroon kasi nga ng petisyon laban sa COMELEC para magkaroon ng TRO dito. Okay, parang I don't remember no nung election 2010, but medyo, bakit kaya? No, may, alam mo ba kung anong binigay na dahilan ng Supreme Court sa kanilang decision? Meron kasing petisyon na inihain yung mga asosasyon ng mga liquor companies na kumbaga hindi sila nabigyan ng due process sa desisyong ito ng COMELEC dahil yung kanilang desisyon na i-extend ito ng 5 days ay ayon daw sa rekomendasyon ng MMDA dahil nga meron silang datos na kapag under the influence ng isang tao, mas prone sa aksidente at lalo na ngayong panahon ng eleksyon, marami yung nag-house to house, meron dyan yung tagay muna, shot muna at hindi daw natin masyado daw unpredictable ang pwede mangyari kapag meron ng alcohol sa utak. Kaya para mabawasan yung ganyan mga insidente, iwas pusoy na lang tayo sa mga
nakakalasing na inumin, Jessica. Okay, I stand corrected. Hindi pala ito decision kundi order, TRO ng Supreme Court. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.